Hello po sa inyong lahat mga kabarya dito sa YouTube. Ako pong muli si Pinoy Coin Hunter at sa video po na ito ay atin pong pag-uusapan ang barya na aking hawak na ito na 1 piso coin na may taong 1991. Ayan po mga kabarya, ang aking 1 piso coin Jose Rizal na may taong 1991. Ayan po siya. Atin pong nakikita ang kanyang obverse o harapan na bahagi. Ayan po. Dito naman po ang kanyang reverse o likurang bahagi. Ayan po mga kabarya, ang itsura ng reverse o likurang bahagi ng aking 1 piso coin na may taong 1991. Ayan, suriin po nating mabuti ang mga nakaukit nitong detalye sa kanyang obverse o harapan na bahaging ito. Ayan po mga kabarya. Dito po sa gitna ay atin pong nakikita ang nakaukit na side view na mukha ng ating pambansang bayani o national hero na si Dr. Jose Rizal. Ayan. Yan po ang kanyang nakaukit na mukha at siya po ay nakaharap sa ating bandang kanan. Right side po siya. Nakaharap po siya sa ating kanan. Ayan. Ayan po ang kanyang nakikita po natin, ang kanyang nakaukit na maayos na buhok at pagmumukha. Ayan. At ang kanyang magandang kasuotan. Ayan. Sa kanyang, dito lamang po sa tapat ng kanyang baba. Ayan. Ilapit lamang po natin. Ayan. Malinaw na po siya. Malinaw po nating nababasa ang kanyang nakaukit na pangalan na Jose Rizal. Ayan. Jose Rizal. Ayan. Parang letrang I po yung J niya. Ayan. Hindi ko po alam kung error coin ito pero parang letrang I yung J niya dito. Jose Rizal. Jose Rizal. Yan po ang kanyang pangalan, ang ating tinaguriang pambansang bayani o national hero. Ayan. Nandito po naman sa kanyang likuran na ibabang bahagi ay ang kanyang meat mark. Ayan po. Yan. Subukan lamang po nating i-focus para makita natin yung itsura ng kanyang meat mark. Ayan po ang kanyang meat mark. Ayan, mint mark po yan. Hindi po yan error coin. Hindi po niya error yan o pagkakamali. Sadyang ganyan po talaga yung kanyang simbolo na mint mark. Ayan. Dito naman po sa kanyang gilid na bahagi ay nakaukit naman po ang Republika ng Pilipinas. Ayan po mga kabaryan. Malina po nating nababasa ang nakaukit na salitang Republika ng Pilipinas. Ayan po. I-focus lamang po natin. Ayan. Ayan po mga kabarya. Republika ng Pilipinas. Dito naman po sa kanyang ibabang bahagi ay nakaukit ang kanyang taon na 1991. Ayan. 1991. Ayan po yung kanyang pagkakaukit sa kanyang taon na 1991. Ayan po. Ayan. Ito naman po ang kanyang side o gilid. Ayan. Malinis po siya, plain lamang po siya at wala po siyang disenyo. Ayan. Malinis po yung kanyang gilid. Ayan po ang kanyang gilid. Ayan. Dito naman po tayo sa kanyang reverse. Ayan po ang kanyang reverse. Focus lang man po natin para malinaw naman po ito. Malinaw yung kanyang pagkakakuha. Ayan ang kanyang reverse. Dito po sa kanyang reverse ay atin pong nakikita ang isang nakaukit na hayop. Marami pong nagsasabi na ito daw po ay kalabaw pero hindi po siya kalabaw. Isa po itong tamaraw.
tama raw. Yan. Mapapansin natin niya na kakaiba yung kanyang sungay. Ganyan po talaga yung sungay ng mga tama raw. Ito yung ating pagkakakilanlan sa pagkakaiba ng isang tama raw at kalabaw. Ayan. Isa po siyang tama raw. Yan. Nakaukit po ang kanyang scientific name dito sa kanyang ibaba. Sa ibaba na Anoa mendorensis. Ayan po. Focus lang po natin para makita po natin nang mabuti ang kanyang mga lettering. Ayan. Anoa mendorensis. Ayan. Anoa mendorensis. Scientific name ng tamaraw. Anoa mendorensis. Dito po sa kanyang itaas na bahagi ay ang kanyang face value. Yan, nakaukit po dito ang kanyang face value na 1 piso. Ayan po. 1 piso coin. Ayan. Wala naman po tayong nakikitang error. Ayan. Wala po, hindi po siya error coin. Maganda po yung kanyang pagkakagawa. Tama lamang po ang kanyang pagkakagawa. Ayan po ang reverse o likurang bahagi ng aking 1991 na 1 piso coin. Ayan po mga kabarya. Ayan, maayos po yung kanyang kondisyon. Mga meron lamang po siyang kunting mga gasgas. Ano naman kaya o magkano naman kaya ang bentahan sa lumang barya na ito ngayon? Ayan, yan po yung mga katanungan ng karamihan sa atin ngayon. Nais po nilang malaman kung magkano ang presyuhan sa ganitong lumang barya ngayon. Ayan, base po sa aking naging pagsasaliksik, ang presyo po nito ngayon o bentahan po nito ngayon ay nasa halagang 40 pesos. 40.70 pesos. Ayan. Yan po. Nais ko lamang pong ulit linawin na ang 40 pesos na presyo nito ay ang minimum price po nito. Starting price po nito o dito po ito nag-uumpisa ang presyo na kung saan mag-uusap ang buyer at seller. Ayan. Nasa 40 pesos po yung umpisa o starting price sa presyuhan ng ganitong 1 piso coin na lumang barya. Kaya kung maganda po yung kondisyon ng iyong hawak na 1 piso coin na may taong 1991, mas mataas po ang magiging presyo nito. Yan, ang kanyang presyo ay magiging higit pa sa 40 pesos. Yan. Higit pa ito sa 40 pesos. Yan po mga kabarya. Pero kung pag hindi naman po maganda ang kanyang kondisyon, ang kanyang magiging presyo ay mas mababa sa minimum price na 40 pesos. Ayan. Ang barya po na ito na aking hawak ay maganda naman po yung kanyang kondisyon. Ayan. Wala po siyang gaanong mga gasgas. Ayan. Maayos po yung kanyang naging pagkakatago. Ayan, wala po siyang gaanong mga seryosong mga gasgas. Ay, maliliit lamang po yung kanyang, meron lamang po siyang mga maliliit na mga yupi. Dahil sa nagamit po ito sa sirkulasyon, hindi po siya uncirculated. Ayan, nagamit po siya sa sirkulasyon. Ayan, pero sa kabuuan ay maganda po ang kanyang kondisyon. Good condition po siya. Ayan, good condition po siya. Tignan po natin muli yun naman yung kanyang likuran o reverse. Ayan. Good condition po siya. Wala po siyang mga malalalim na seryosong mga gasgas o yupi. Ayan po mga kabarya. Kaya base po sa aking sariling opinion, ang presyo po ng 1 piso coin na 1991 na aking hawak na ito ay maaaring nasa mga 50 pesos. 50 pesos. Dahil maganda naman po ang kanyang kondisyon. 50 pesos. Ayan po mga kabarya.
ang aking 1991 na 1 peso coin Jose Rizal. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking video na ito. At kung ito po ay inyong nagustuhan ay paki-click lamang po ang like button nito. Ayan. Para po sa mga bagong nanonood sa aking video na ito na nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Ayan. Para kayo po ay makakapanood ng mga karagdagang mga video na tulad po nito. Paki, wag na rin po ninyong kalimutan na i-click ang bell notification nito para kayo po ay magkakaroon ng update sa mga bago kong ipapalabas na video. At ayan, maraming salamat po sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.